morning, everyone. Welcome to our second semester. Do hope everyone have a wonderful vacation. Paano sure mabawas ang bagos ng gifts sa Rosa? Pag medyo low cases, arat tayo. Loko ka, alam mo namang bawal ako sa baboy, diba? May manok din naman doon. Mostly doon, baboy. Ikit ka na lang pagkakainin mo. Loko ka. So, our topic for today is about gender identification. Haji, anak, okay ka lang ba? Okay, lalahad na ata si Haji. Porke mas gapo si Haji sa'yo? Ikaw kausap ko? Guys, tama na, nakakahiya na kay ma'am. Inubos niyo na oras eh, tigilan niyo na yan. That's enough. Haji, okay lang ba yung signal mo o ano? Ay ma'am, wala po yun. May dumaan lang po na ipis. Jiba kayo mamaya, laro, tapos dun tayo sa Discord. May gusto rin akong sabihin eh. G! Loko rin yung kanina, no? Baka siya pa nga yung bad yun eh. Uyaan mo na yun? Ipatraba mo yun, Josh, ha? Oo, kababata ako yun. Malakas talaga topak nun. Si Angie pa naman kasi parang atake yung kanina. Ah, kasi... Basta, after ng game na to, may gusto akong sa'yo. Gwapo ako? Alam ko na yun, Haji. Eh di ba, focus kaya sa laro. Magtalo pa tayo eh. So, ano yung gusto mong pag-usapan, Haji? Ano kasi, mga Brad, matagal ko na rin naiisip to. Ano, may jowa ka na? Imposible, tol. Hindi, ano? Ano, babae ka talaga? Ano, tol, kasi... Ano, ba din ka? Kung patapusin mo kayong baliw ka, ingay mo kaya. Pre, puts ka lang? Yung ba talaga yun? Oo eh. Di ko alam. Kayo ng mga friends ko, pre. Kaya sa inyo ko na lang sinabi. Nah, niloloko lang tayo niyan. Pre, kanino pa sinabi? Sa inyo lang. Di ko alam kung paano sasabihin ko sa papi. Gano'n nakatagal? Hi. Last year pa, may isip ko na. Pero, this semester, siguro, naramdaman ko na ako siguro to, ako talaga to eh. We pray, naiintindihan ko ha kung ayaw nyo na makisama sa akin. La, pinag-isabi mo, sino magbubuhat sa amin sa Valorant yan? Tsaka Haji, kahit iba na preference mo sa partner mo, pareho pa rin tayo ng mga pinagsamahan. Diba, Joshua? Salamat talaga mga tol ha. Sa atin muna to, tsaka huwag kayong mag-alala. Di ko kayo tayo. Ano pre? Tawag na ako ni mama. Mamaya na lang ha. Mukhang di talaga tanggap ni Joshua, no? 2021 na. Goods lang yun. Magkakaibigan naman tayo eh. Siguro wag mo na masyadong isipin. Isipin mo kung paano mo i-open sa dad mo. Hi. Salamat talaga, Benji. Ano, wala bang sasagot sa given ko? Napakasimple na nga lang ng tanong. Ito si Haji, kanina pa ata ito hindi nakikinig. Lamyang-lamya. Nagpapakit ka ba sa camera? Pading ata ito eh. Excuse me po, sir. Parang hindi naman po tama na mag-assume ng sexuality based lang po sa galaw. Halata naman lagi mga paminta. At ba't ka nasagot, Jay? Sir, hindi na po kasi tama na. Isa ka pa, Jay. Napakabastos mo. Kala nyo nakikipagbiro na ako, ha? Huwag sa kayo kaya lahat. Siguro kaya pinagtatanggol mo yan si Haji kasi paminta ka rin. Sir, unang-una, wala naman pong masama sa pagiging paminta. At pangalawa po, unfair naman po kung ibagsak nyo kami simply because hindi po namin maitigyan yung turo nyo po. Ganto na ba yung generation ngayon? Ang tatapang! Sumasagot! Hello guys, mag-sorry kaya tayo bukas. Uy G, mag-sorry ka! Haji, okay ka lang. Okay na ako, Jay. Salamat. Ano, Haji? Okay ka lang ba? Tapos na ba online class mo?
Ah, wala ma. Maga lang natapos yung online class ko. Sino yung nakapin ha? Ikaw ah? Wala na, ikaw naman eh. O, ba't ko tinatakbal? Wala nga. Wala nga, may. O, yun na, Jay, yung pangalan. Wala, 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 wala. Pati ngayon, gusto ko lang wala, naman makita. Wala, wala. Ayun na. Haji, kamusta ka dyan? Huwag ka masyado makulit at stress yung tita mo, ha? Okay lang pa. Kaya po ba dyan sa Saudi? Ayos lang. Medyo miss ko na mama mo, eh. Miss ko na rin pa, eh. Ay, ano pa? May balak pala akong sabihin. Walang ya talaga. Bakit pa? Nag-message yung katrabaho kong bading. Ang kulit, masasapok ko na to, eh. Sorry, anak. Ano yan? Ay, wala pa. Ano, bala ko lang sanang bisitahin yung puntod ni mama pagka bumaba na yung cases. O sige, basta mag-ingat ka, sama mo na tita mo. Yes po pa, sige po. O siya, papasok pa lang ako dito. Ingat ka dyan. Love you, nak. Kayo rin po. Oh, bakit? Oy, boy, diyan na pala. Nakita mo yung tinag-sir ni Kimpoy? Sasapahin ko na talaga yun eh. Ha? Hindi, sandali. Hala, ano to? Haji, remove mo agad yung ad para di makita ng kamag-anak mo. May iba ba kayong pinagsabihan? Wala, baka si Joshua yun. Loko talaga yung lalaking yun. Sabi ko ni, kaya ganun yung reaction nun eh. Hayaan mo na. Hindi dapat ganun. Nagtiwala ka sa kanya eh. Okay lang sa'yo yun? Ay, hayaan na natin. Ako na lang yung kakausap sa kanya. Siguro kapag bumababa na lang yung issue, hayaan na. Hala, si Papa tumatawag. Wait, babay. Sige pre. Nak, pakikontak nga tita mo. Kanina ko pa tinatawagan, aba. Hindi sumasagot. Pa, nasa CR lang po ata. May nakad po kasi sila ng kaibigan niya eh. Sige. Sabihan mo agad na makapagpadala ako ng dagdag allowance mo sa face-to-face. Sige po, salamat po pa. Pre, di ba yung baka lang nasa po si Kimpoy? Oo, pre, huwag kang maingay. Aba, ano pa? Lalakas ang loob niyo, ah. Pre, may quiz pa tayo sa math. Tiyan mo na sila. Pre, ganun yung trobo mo lalambot-lambot. Di sa pinag-overting ka dapat, what if? Nachasayang ka na pala niya nang di mo alam. Loo! Tara na, pre. Umalis na tayo. Baka mamaya airborne pa yung pagiging malambot dyan. Mahawa pa tayo dyan. Tara na. Hindi ka panahulad ng papa mo? Mahala ka kasi sa kanya. Alam mo, naiintindihan ko naman kung ayaw mo sa kagaya ko eh. Pero huwag mo naman idama yung tatay ko. Eh, yung pagiging nasinggero man ng tatay mo, hindi ko pinakialaman eh. Matapang ka pala eh, lalabang ka ba? Guys, tumigil na nga kayo, may teacher na oh! Anong pagbuluhan ka, grade 11 students? Ikaw, Franco! Nasa grade 9 building pa lang ako, narinig ko na yung boses mo. Ano meron dito? Ah, ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Pagdating ko kasi, ma'am, nagsisigaw na sila dito.
Haji, this is something I didn't expect from you, ha? Ang ini-init na, pinag-iinit niyo pa yung ulo ko. Wala naman talagang aasahan sa kabataan ngayon. Tapos na, Rases, magsibali ka na kayo. Pero sa'yo, king point, Haji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Na naman? Kimpoy? Parang monthly ka na lang nandito ah. Ano naman ginawa, ma'am? Nakipag-away na naman po, ma'am. Ano pa po ba? Haji, ikaw pala yan, anak. Mabait po, mama. Ito yung kaibigan ng pamangkin ni Ma'am Perang, di ba? Yes po, ma'am. Aba, nakikipag-usap lang ako kay Ma'am Ana kanina. Narinig ko. Pagpunta ko, nakita ko nakikipagbungaan na dito kay Kimpoy. Mga kabataan talaga ngayon, ma. Wala nang aasahan. Oh, ano ba kasing nangyari, Kimpoy? Ma'am, siya na eh. Bigla na lang sinugod eh. Kasi? Hindi ako naiiniwalang sinugod ka ng walang dahilan, Kimpoy. Huwag na tayong maglokohan, anak. Haji, anong nangyari? Wala po, ma'am. Excuse me, ma'am. Mauna na po ako. May klase pa po kasi ako eh. Kayo na pong bahala sa kanila. Sige po, ma'am. Good morning po, ma'am. Dahil ayaw niyo magsalita, amin wala akong magagawa. Parehas kayong nag-cause kaninang ng gulo sa classroom. Hindi ito tamang behavior na isang senior high school student. Tama po ba, Ma'am Ana? Tama po. Ano kayang gagawin ko sa mga to? Napakaraming kalat kanina sa buong classroom, ma'am. Ano kaya? Maglinis na lang sila? Oo, tama. Maglinis na lang kayo. Nang madala naman kayo, mga senior high. Ang tatanda niyo na. Wala na ba talaga kayo matutunan sa mga teacher niyo? Una na po ako, ma'am. Si Kimpoy natalo ng malambot. Kimpoy, una ka na. Haji, maiwan ka. Thank you, ma'am. Anak, okay lang ba kung magtanong ako ng mga ilang bagay? Apo, ma'am. Sabi ng student ni Ma'am Ana is pinahiya ka raw ni Kimpoy, tama ba? Kaya mo siya nasugod? Sabihin mo if hindi ka komportable sa topic, pwede namang hindi natin pag-usapan. Pero kasi anak, napakalaking bagay nito. Ang sakit lang po kasi, ma'am eh. Yung inaakala kong mga kakampi ko, yung mga kaibigan ko, sila pa rin po pala yung tatalikod sa akin. Hindi po pala nila ako matatanggap. Ang sakit-sakit lang po, ma'am. Anak, alam mo kasi minsan, dumarating tayo sa point na feeling natin wala tayong kakampi. At pag nandun na tayo, feeling natin, we're stuck in the hole kung saan hindi na tayo makakabangon. Pero sa totoo lang, yung hole na yon, it's just our emotions. Mostly, our fears na nagdadrawn sa atin to accept ourselves dahil takot na wala tumanggap sa atin. Haji, listen carefully. You have to fill that hole with hope and faith that everything will be fine. Everything happens for a reason, ika nga. Kapag hindi mo na kaya, give it to him. He'll never disappoint you. It's that clear. Masakit talaga kapag nasa moment ka ng buhay mo na kailangan mo yung mga mahal mo but they are not on your side. Pero alam mo ba ang mas masakit? Yung magtago ka ng fear without fighting for yourself? Huwag mong hayaang dumating yung time na sasabihin mo sa sarili mo, bakit hindi ko malang to ginawa para sa sarili ko? Mas masakit harapin ng regrets, anak. If alam mong ganito ka, then be it. Masyadong maikli ang buhay to. Obligate yourself na maging fit ka sa kung anong gusto makita sa'yo ng ibang tao. Palagi mong piliin ang sarili mo kapag nasa pagitan ka ng mga taong ayaw pang maging okay. Be you. Dahil hindi sila mabubuhay sa desisyon na gagawin mo. Palagi mong piliin ang sarili mo kapag nasa pagitan ka ng mga taong ayaw pang maging okay. And just like how rain goes calm after the rain, marami kang pagdadaanan paglabas mo sa pintong yan. Kaya kailangan mong maging matatag. Build hope na magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka, anak.
Sana sayo, ganyan siya eh. Matagal na malambot. Ano na lang kayo iniisipin na tatahin niya? Halata nga talaga. Ayaw pa kasing umamin. Pero alam mo, hindi ka okay. Halata-halata ako. Alam ko to kasi matagal na atakan na lang. Kung may problema ka, lagi akong dito para sa'yo. Kamag-alala. Salamat sa pag-aalala, pre. Pero magiging okay rin ako. Haji. Di ko na pinansin. Napaaway ka. Kinausap ako ni Mrs. Furley. Matagal na akong may kutob. Pero alam mo, para sa akin, okay lang naman yun eh. Hindi ko na kailangang magtanong. Hindi ko na kailangang malaman pa. Kasi para sa akin, wala naman talagang problema doon. Kahit ano naman kasing sabihin mo, tita. Hindi ko naman na kasi mababago kung ano yung natingting na nila sa akin. Hindi naman sila yung importante. Kami, yung papa mo. Kami yung importante. Isipin mo na lamang kung paano ka mag-open up sa kanya. Bakit nakalabas yun? Iniinom mo ba? Hindi po, tita. Pagod na po ako. Tumayo ka dyan. Hello? Kuya! Kuya si G! Ano? Maylin, bakit? Kuya, sobrang nag-aalal na kasi ako eh. Pakiramdam ko, may mabigat siyang pinagdadaanan. Baka yung pagtrato sa kanya sa eskwelahan, hindi na tama. Ha? Anong meron? Ano ba siya? Kuya, nakakaranas siya ng pambubuli. Matagal na niyang gustong sabihin sa'yo, kaso natatakot siya. Natatakot siya sa magiging reaksyon mo sa pagtrato mo kagaya ng ginagawa mo sa ibang katulad niya. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam na ganyan nararanasan ni Haji, Maylin. Haji, pasensya na. Naramdaman mo na hindi mo malapitan. Hindi ko intensyon na saktan ka, anak. Bilang tatay mo, dapat ay mas maging bukas ako sa mga gantong bagay. Hindi, yung ako pa yung kukontra sa'yo, anak. Pasensya talaga. Salamat pa. Pasensya na po kasi hindi ko sinubukang lumapit. Naiintindihan ko naman, anak, dahil sa kilos na ipinapakita ko sa'yo. Hindi nagtagal ay tumawag si Papa sa eskwelahan upang i-address ang issue na naganap ng mga nakaraang araw. Dahil di na halos alam na ng aming counselor na si Mrs. Furley, nakipag-usap na siya sa principal upang maglagay ng program na supporting and stop discriminating people like me. Kaya mo yan. Just be yourself and be confident. G, sakit lang, G. Sorry sa, nagawa ko sa'yo dati. Naiintindihan ko na naging masama yung turing ko sa'yo dati, pintrato ko sa'yo. Tsaka, na-realize ko rin na naging mahirap yun sa parte mo. Okay lang yan.
kung mahalaga naintindihan mo. Alam mo, Haji, sa lahat ng tao ko may kasalanan. Sana mabalik natin yung dati natin pagkakaibigan. At wala naman pala sa ako talaga may kasalanan mo. Sana maging magkaibigan ulit tayo nila, Benji. Okay na yun. Sa tatawarin kita, syempre kaibigan kita eh. Masama ba ang maging isang kagaya ko? Bakit ganyan kulay mo? Ang lambot? Ang lamya? Lahat yan galing sa mapanghusgang labi ng iba. Minsan nga napapatanong ako, hanggang kailan ko kaya sila hahayaan? Kapag ba nagpadala na lang ako sa lahat ng sinasabi nilang masasakit sa akin? O kapag ang tuloy ang natira na lamang sa akin ay ang takot at hiya? Pero hindi. Hindi ko hinayaan na kainin nila ako. At hindi ko hahayaan na kainin nila ako. Dahil hindi pa tapos ang laban. Ang laban patuloy sa pagtanggap, respeto, at pagmamahal. Uri, estado ng buhay, laki, kulay, lalaki, babae, mayaman, mahirap, o anumang preferensya ang iyong pinili. Lahat tayo may ambag dito sa mundo. Lahat tayo may angking kagandahan. At lahat tayo ay nilikha ng pantay-pantay. Ang galing mo anak. Sana nakapunta ako dyan. Mag-iingat ka lagi ha. Mahal na mahal kita. Thank you pa. Mahal na mahal ko po kayo. Ako si Haji, isang kabataang patuloy na naniniwala sa inklusibong komunidad. Na kahit anong laki, uri, kasarian, estado sa buhay, may tatanggap sa iyo at may uuwian ka. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.